at ng may channel, Milestone Channel. Kumusta po kayo guys? Sana nasa mabuti tayong mga pangangatawan at iwas sa anumang mga kapahamakan sa buhay. At tandaan natin guys, sa panahon ngayon, bawal magkasakit. Kaya lagi nating isaisip na lagi tayong umiinom ng tubig at iwas sa anumang mga init-init ng panahon, di ba guys? So ngayon guys, nandito naman ako sa inyong harapan para humingi po ng konting oras lang po. So, ang vlog na to ay ginawa ko po para sa isang kaibigan po natin na hinihingian ko po ng 11 question na kailangan po niyang sagutin. So ngayon guys, sa 11 question na yun guys ay nasagot po niya lahat. At napakakilig, napakaganda ng mga kasagutan niya guys. So, ngayon guys, ang taong ito ay... Oops! Alam ko sobrang excited na po kayo guys na makita siya at makilala siya. So ngayon guys, before ninyo siya makilala or before ko ipakita sa inyo siya, ay gusto ko munang ipakilala na ang taong ito ay napaka-VIP person, mabait, mapagmahal sa kapwa at sa pamilya, napaka-supportive na tao, matulungin, parang nasa kanya na lahat eh. Wala na akong masabi sa kanya. Tigit sa lahat, napakawapo. Kinahakaan ng lahat. Kaya guys, wala na talaga akong masabi. Pinaka-the best talaga siya. So, ngayon guys, alam ko excited kayo. So, ngayon, please welcome our founder, Mr. Kuya Paul. Please, please, please give a big applause to our founder, Kuya Parts. Thank you po sa pag-accept mo po ng challenge ko. Kaya guys, ngayon, pakinggan po natin ang kanyang mga kasagutan sa lahat ng tanong ko sa kanya. 11 question po yan guys. So, let's watch it guys. Pakinggan po natin si Kuya Parts. Kuya Parts, love, love, love. Hello, Mindstand Channel. Migalap shout out and shout out sa lahat ng mga fans mo, mga friends mo, at saka sa mga viewers mo. So, guys, it's me, Kuya Parts, and challenge accepted from Mindstand Channel. And Mindstand Channel, before I answer all your 11 questions, ang daming tanong. Ano to, job interview or slam book? So before I will proceed, I would like to congratulate you for your new content, yung bago mong niche sa ano mo sa YT mo. Congratulations. It's really good. It's really interesting kasi hindi siya common. So congratulations. So now, ang daming 10 sagot. 10 tanong ang sasagutin ko. So, ano to guys, impronto, no take 2, no take 3, at nasa work ako ngayon, and then since di ba busy, so ako nang hinahinayan og sagot. So here it goes. First question, ano ang true name? So guys, my true name, my first name, my real name is Jonathan Sanchez Alinton Raboy. So Sanchez from my grandmother, Alinton from my mother, and Raboy from, of course, my family name. Yeah, so that's my first name, Jonathan. So second question guys, ilang taon ka nag-asawa? Nag-asawa ko guys, I got married when I was wedding ko when I was 28, pero nagsama kami ng wife ko a year before our wedding kasi 27 I got her pregnant, and then 2 months or kinasal kami ng 2001 January 20 2001, and then March 15 2001, so like most likely almost 2 months or January 20, February 20,
March. So almost 2 months, pinanganak naman si Diyos. So yun, nag-asawa ko, 28. Guys, third question is, kanino ka umibig? kanino ko umibig? Of course, first is sa family ko. Of course, God is on top, is above everything. And then, to answer this question, kanino ko umibig sa family ko, sa wife ko, sa especially sa mga kids ko. So doon, so that's my answer to that. So the third question, which is kanino ka ako umibig? Question number 4 is, nasaktan ka na ba at bakit, anong dahilan? nasaktan ka na ba? Sa buhay, guys, siguro more than 100 times ako nasaktan. Mula bata pa lang ako. So, ang pinakasagot ko dito, nasaktan ka na ba? Yes, many times, 100 times. Bakit? Basically, nasaktan ako yung mga experiences, mga experiences ko sa buhay. Lalo nung bata pa ako, knowing na adopted ako, then pinakanasaktan ako is yung hinahanap ko yung tunay kong magulang, and hinahanap ko sila, hindi nila ako tinanggap, and then I spent many years looking for them, and nahanap ko na sila. It's a long story, hindi nila ako tinanggap, so yan, sobra ko nasaktan doon. Ayan. So that's what, that was the fourth question. Now let's go to limang the fifth question. Is, ang most embarrassing moment mo na di mo makalimutan? Ano, guys, way back when I was in Philippines, doon pa ako nagtatrabaho, binata pa ako kasi dati, guys. parang sabihin natin, maraming nagkaka-crush, nagkakagusto, yung iba napaka-vocal, tapos knowing that, so minsan parang napaka-careful ko, ganun. And then one time, sa trabaho ako, nag-deliver ako ng cheque doon sa isang company doon sa Cebu. And then, pagpunta ko doon sa office ng kumpanya na yun, naghatid ako ng cheque. Umorma ako, yung talagang todo effort ako ngayon pa-demure kasi may mga magagandang chicks, ang gaganda talaga, mga Cebuana, guys, lalo pag nasa office, ang gaganda nila. So, pagpasok ko doon, hindi ko alam na glass pala yung diretso ako. Tapos nabangga ako doon sa glass. Ang sakit. Tapos sabi nung ouch, ang sakit nun. So yung pinaka-embarrassing moment ko, hindi ko makalimutan. Kasi ang gaganda ng mga chicks talaga. Tapos nabangga ako, ang lakas. Lumagapak talaga yung bote, hindi nabasag. Tapos nahilo ako doon. Tapos I'm trying to be demure pa rin. Hindi talaga kaya, nahilo talaga ako. So yun, guys, the fifth question. Sixth question is, ano ang pinakamasayang alaala mo? Yes, guys. Marami kong masayang alaala din. And then, pinaka is yung paglabas ni Diyos. Yung that was the most moment. Pinakamasayang moment ko talaga. Pinakamasayang alaala ko yung lumabas na si Diyos. That was it was March 15 of 8:45 in the morning. I can exactly still remember the time. And then I'm the very first person who carried him, and then ako yung pinakaano. Tapos that moment talaga na inabot sa akin ng doctor, yung nurse, si baby, si Joss, talaga umiyak talaga ako, guys, because parang it changed everything in my life, in myself as a person talaga. So that was the most yung pinakamasayang alaala ko sa buhay ko na dala-dala ko hanggang ngayon, and it will be throughout my whole life. Pinakamasayang alaala ko yung paglabas ni Diyos. Ito, napakano tong question na to. Question number 7. Umiyak ka na ba dahil sa pag-ibig? Guys, iyakin mga ako, at saka marami akong beses na umiyak, but I never cried because of love. So, never akong umiyak dahil sa pag-ibig. Wala akong iniyakan na babae,
No, iniyakan ko sa mother ko, pero ito sa pag-ibig, iniyakan na pala sa pag-ibig, so never, because even up to now, I'm still not certain about love. So, in general, love, pero it's hard to fathom talaga na what is love. So, because for me, love is family, love is God, yun lang. Pero yung umiyak sa pag-ibig, I never cried because of pag-ibig. Siguro pag-ibig siguro yung ano sa gobyerno na naubusan ako ng pera. So yun guys, umiyak ka na ba sa pag-ibig? No, I never cried. Hindi ako umiyak sa pag-ibig. Ayan. So that was the question number 8. Umiyak? Ano ba? Question number 8 na pala. So, sino ang best friend mo na hindi mo malilimutan? Anong mga promises ninyo noon? Ayan. Ang best friend ko guys na hindi ko makalimutan, of course, best friend din naman talaga makalimutan. Ang best friend ko ay si Dudong Sadi. Ever since first time ko mag-abroad, first time kami nagkakilala, and then we had been through a lot together also, and then we knew each other. Alam namin yung kwento sa bawat detalye ng kwento sa buhay namin, and then kaya kami naging best friend kasi magkasama kami sa trabaho, magkasama kami sa kwarto, and we were able to get to know each other very well sa bawat detalye ng kwento ng buhay namin, at saka isa siya sa mga nag-inspire sa akin, or he is one of my inspirations in life, kasi yung kwento ng, kung mabigat na yung kwento ng buhay ko, mabigat din yung kwento niya talaga. So we consider each other as best friends kasi no matter how far we are, so time, distance, nandun kami sa isa't isa palagi. So anong mga promises namin noon? Wala kami mga promises because even me, I'm not into promises. I'm more into like mga do's, mga actions, mga ganun. So si Dudong Sadik as best friend nandyan palagi. So hindi man kami araw-araw nagchat-chat, pero nag-usap, pero nandyan siya palagi. Whenever I need someone to talk, nandyan siya. Minsan pag we are always here for each other. So yun ang sagot doon. Sino ang best friend mo at na hindi mo malilimutan? Ano mga promises niyo? So ang best friend ko si Dudong Sadik, and we don't have promises because we always believe in actions. For 9, sinong tao ang iniyakan mo at bakit? Ang mga iniyakan mo mostly kasi is about yung mga ano ko sa buhay, mga pinagdadaanan. Pero ang pinaka-iniyakan ko talaga is my mother. When she died talaga, dalawa kasi, yung biological mother, nahanap ko siya, tapos we found out each other, and then nalaman ko siya yung mama ko. And nalaman niya siya, ako yung anak niya. So that time, napakabigat na nung scene na yun na parang pag-MMK na kung drama, napakabigat. So mahabang detalye, mahabang istorya. So siya yung taong iniyakan ko. And pangalawa, yung pagkamatay nila ng both, una namatay yung biological mother ko, and then yung foster mother ko na nag-adapt sa akin. So yung pinaka ano ko talaga is they're both, kasi nainiyakan ko si mama kasi namatay siya. I wasn't able to go home dito ko sa Saudi Arabia, and then it was one of the most sad, hurting experience ko dito sa Saudi Arabia. Ayan, so let's go to question number 10 guys. So question number 10, sino si Kuya Parts at ano ang pangarap niya sa buhay? Si Kuya Parts naman, napakasimpleng tao, may takot sa Diyos, mapagmahal, malambing, ayoko sa mga sa mga negativities, ayoko sa mga toxic, ayoko sa mga plastic, ayoko sa mga traidor, ayoko sa mga pretentious. So ayun, si Kuya Parts
isang OFW na may dalawang anak, soon magiging apo na rin. So yung anak ko si Josh, 20 years old, and then ang bunso niyang kapatid is si Shane na 12 years old na she's going to high school na rin. And then yun lang ang pangarap ko sa buhay. Sino si Kuya Parts yun? Yun yung mga ayaw ko, mga gusto. Si Kuya Parts mahilig sa travel, mahilig sa nature, ano pa ba, mahilig sa dagat, mahilig, at saka above all, si Kuya Parts mahilig sa sunset. Super love ko talaga ang mga sunset. I don't know why. And yung pangarap ko sa buhay is, that's the reason why I work here abroad. Naging malay sa pamilya dahil sa pagmamahal ko sa kanila. So pinakapangarap ko is na makapagtapos yung mag-anak ko sa pag-aaral, si Joss at saka si Shane. Mabigyan ko sila magandang kinabukasan, buhay. And second, yun yung una kong pangarap na to give a good future to my kids. And second is, I can travel sa mga beautiful places na nasa bucket list ko. Kasama, of course, kasama kong mga anak ko, pamilya ko, asawa ko. Yun yung simple lang pangarap ko. Hindi ako nangangarap na maging mayaman. Hindi ako nangangarap na maging maraming pera. Yun lang pangarap ko. Una is makapagpatapos ako ng pag-aaral sa mga anak ko. Pangalawa, I can travel doon sa mga lugar na gusto kong pinapangarap ko na mapuntahan. And third ko, pangatlo kong pangarap sa buhay is I can build a charity foundation na makatulong ako sa ano. Kasi even now, pag may ano talaga ako, gusto ko tumutulong talaga. So yun ang ano ko, pangarap ko sa buhay, makapagpataw sa mga anak sa pag-aaral. Pangalawa, makatravel ako sa mga family ko around the world. And pangatlo is I can build a charity foundation na makatulong ako sa mga ano, sa mga nangangailan ng tulong. Atin channel. So, ang huling question, last but not the least, sinong crush mo at hinahangaan mo sa mga team pool ko? Okay. So, napaka-ano to question. Anyways, Manzian, sinong crush mo at hinahangaan mo sa team pool ko? So, ever since nalaga, aside from Cassie Bida, yung pinaka-crush ko talaga is si Idol, si Angel Luxin, si Nida Holyo My Journey. And it was you who introduced me to Nida Holyo My Journey dahil ikaw yung nag-add sa kanya. Tapos, nung pinundan ko talaga siya na na-amaze na hanga. Right away, tumibok yung ano ko. Tumibok. Basta siya yung pinaka-ano ko talaga, siya yung pinaka-crush ko at hinahangaan ko. At saka napaka-vocal ako sa kanya na crush ko siya. And then, there's nothing wrong naman about crush kasi it's a feeling of admiration. At saka in-admire ko siya kasi sobrang bait niya, napaka-angelic talaga, napaka-ganda ng ugali, napaka-bait. So that's why siya yung naging pinaka-hinahangaan at saka pinaka-crush ko talaga. So, Idol, Angel Oxenida, hold you my journey, love you are my crush, alam mo yan. At saka, crush naman guys, it's a feeling of admiration, so there's nothing wrong with it. So yun guys, so Machin Channel, congratulations, and I hope that answer all your questions, and thank you very much for this challenge, and challenge accepted, and this is me, Kuya Parts. Machin Channel, challenge accepted, and I hope lahat ng mga thank you for all those questions, and then lahat ng mga sagot ko galing sa puso ko, at saka kasi yun nga sabi ko, I don't like yung mga pretentious, mga dishonest, basta kasi ako kasi part of me is like I have I'm always being myself, and then kung ano yung nasa puso at saka isipan ko ang sinasabi ko. So once again, thank you so much for asking me this challenge, and challenge accepted. And once again, mega love shout out to you, Vice and Channel. Good luck and God bless sa channel mo, and then thank you so much kasi lagi kitang pinagsabihan dati na go 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 lang no matter what.
kahit anong mga pagsubok, ano yung mga pinagdadaanan, laban lang, and then look at you now, nandito ka, monetize ka na, may mga members ka, may mga super chatters ka, so go, go, go lang, no matter what, never give up, and all, and above all, always remember that God is always good, and God loves you, God loves us all, and God bless you always. So once again, it's me, Kuya Pards, I love you all, guys, I love you, my son channel, bye! Ayan guys, napakinggan po natin ang mga kasagutan po ng pre-voice natin, ang founder po ng Kimbo. So, napaka-interesting po ng mga kasagutan niya. Grabe, the max talaga. Maraming salamat po in check sa pag-accept po ng challenge ko at sa pagsagot po ng mga tanong ko sa iyo. Thank you so much po. At wala na po ako masabi. Sobrang support po. Sa napakabait mo at mapagmahal sa kapwa. At alam ko guys na kahit ganito lang yung content ko guys, alam ko napaka-bored. Pero andyan pa rin kayo na laging sumusuport ako sa channel ko, na binibigyan din niyo po ng content oras yung mga vlog ko po para panoorin. Kaya maraming salamat din po sa inyo lahat. At saka miga love shout out din po sa lahat na nagpunto ko dito sa Temple Gold. Maraming salamat din sa lagi niyong pag-suporta. Sa members po ng community ko po guys, maraming salamat po. At sa mga super chatter, thank you so much. You can have shared out din po kay partner Himalda Vlogs. And ako ay Miss Temple Litor. Yung Mares, kay Diaries Lagora. Engineer Marty, kay Followers TV, kay Shoy Explorer, kay Jetsport, kay Your Highness Rachel Kasingan, kay Janet Trevu, kay Mary Ann Alagao, kay Become Walk Vlog, kay sino pa yun guys, yung mga member ko. Masyadong pro. At kay Roshim Alex, maraming salamat din. Kay, kay Crystal, Kintay Crystal, Wonderlust, Miga Love, shoutout sa'yo. At saka, kay Sissy Bambang Hermes, Miga Love, shoutout. Kay The Love's Faith Idol, Miga Love, shoutout. Kay, yung forgot ko yung ibang member ko kasi well, hindi ko ako nakapag-list. Kaya miga love shout out din sa inyong lahat. Kay Cecilia B. Erilan, sa super chatter ko po, dahil walang sawang nagbibigay ng blessings sa akin. Sinishare po niya yung blessings niya. Maraming salamat po sa inyo. Cecilia B. Erilan, Sisi Koy, Momo, love you. Maraming salamat din, check po yung words sa walang sawang support din sa channel ko. And love you all guys! Bye! Don't forget to subscribe! Bye sa din channel guys! Sa hindi pa po nakasubscribe, please! Subscribe na po! Bye!